So, yan. Kasi bagong taon. Bagong taon siya, guys. So, meron tayong bangs. Para naman medyo bumata yung face natin, ano. So, yan, guys. Today, magre-review ako. Actually, nagamit ko na to siya, guys. Few times sa video ko. But, kailangan ko siyang i-share sa inyo, ano. share, minsan-minsan. So, kailangan ko siyang i-share sa inyo, guys. Kasi, I want to make a review. Di siya sponsor, guys, ha. A clarification, di siya sponsor. Binili ko siya. As in, binili ko siya. So, kasi nakaka-help siya sa aking pag-vlog, no? So, today, ang i-review natin is... Wait. Is itong 3-axis handheld gimbal. So, guys, ito yung ginagamit ko during vlog kasi... So, if makikita nyo sa mga past videos ko, guys, actually, medyo clear na siya, no? Pero, di pa talaga yung resolution niya, di pa talaga medyo clear. Kasi, it depend anong klaseng cellphone, yung phone yung ginagamit mo. So, if you can see, phone siya. Kasi, phone yung ginagamit ko during vlogging, guys. So, yan. Today, i-review natin siya. Ito. Actually, you can buy this. Sa store, pero medyo sa store kasi medyo expensive. So, nabili ko siya sa online. Like almost 4,000 plus ito siya. 4,000 plus. Nabili ko siya sa online like something like the same like Lazada. Kung sa Philippines, Lazada siya. Pero dito sa amin is Allegro. Nabili ko siya sa Allegro. .pl is from Poland. Poland online shopping store. So, yan siya, guys. Let's start. So, i-open ko na siya, okay? I'm so excited to show you, guys. Kasi, anong nakakabilib sa kanya is mas tatabilize yung video mo. Especially sa akin, di ako marunong mag-edit kung paano mag-stabilize sa edit. So, ito yung ginagamit ko talaga. So, let's start. So, yan guys. Meron akong isang phone dito. Kasi, kailangan natin to siya isang phone. Meron akong isang phone. And, yan. Let's open. So, yan guys. Ito yung laman niya. Meron siyang bag. Sariling bag. Because, it's very sensitive. Napaka-sensitive ng bagay na ito. So, you need... If you planning to buy, dapat... Kailangan mo mag-ingat, no? Kailangan mo siyang ingatan kasi napaka-sensitive niya. So, ito pa yung laman niya. Meron siyang ganito, parang ito pa. Sa cellphone, parang iwan ko. Saan to siya? Pero pwede mo siyang ganyan. Meron siyang ganyan. Yung stand, pwede siyang maging ganyan. May stand siya. Yan. Stand, and also meron siyang cable para sa charger ganito kasi kailangan mo siyang i-charge, mag long last siya. You need to charge it like whole night para mag long last siya ng 8 hours or 12, mga ganun, 8-6 hours mag long last siya ng ganun, pero kailangan mo siyang i-charge whole night, guys. So yan, meron siyang ganito kataas na cable. Yan. I like my bangs. Gusto ko yung bangs ko. Parang nakakabata. Tingnan, di ba, guys? Kasi napakalaki ng airport ko sa noo. So, kailangan siya yung bangs. Bangs. Ganun. Yan. So, meron din siyang... Kinuha ko to siya kanina. Meron siyang ganito, yung guideline. Guideline kung paano siya gamitin, guys. So, yan. Ito yung guideline niya. Don't worry kasi meron English. Iba-iba kasing language, guys, eh. Pero meron namang English. So, maintindihan mo siya, guys. Kung balak mong bumili nito. So, let's open. So, yan. Yeah. Oh, para siyang violin. Para ka mag-violin nito.
So, meron din siyang free na ganito, guys, oh. Yan, ganito. For in case na gusto mong pumunta sa ibang lugar, meron siyang ganito, guys. So, mahahandi mo siya. Napaka-napaka-ganda nito. So, let's open. Yan. So, ganito yung loob niya. Yan. So, ito siya, guys. Actually, yung kilo niya, napaka-heavy. Hindi naman masyado, pero heavy siya, guys. Ang disadvantage nito, kasi pag lumabas kayo, masakit siya dito kasi medyo mabigat siya. At di ka pwede pumunta sa maraming tao kasi ano siya, very sensitive yung ganito niya. Pag masagi ito or ganyan, magiging ano na yung ano niya, yung rotation niya parang ganun na ba, shaky na siya, di na siya clear. So kailangan ingatan niya talaga, wag siyang matumba ganun, kasi last time natumba ko to, natumba siya sa table, iba-iba na talaga yung ano niya, yung pag-rotate niya, iba na talaga, di na siya nung first time kong ginamit, iba na talaga siya kasi nasagi ko siya, natumba siya sa table at napaka-sensitive kasi ng part na to at ng part na to, guys. Kasi ito yung nagdadala ng stabilize eh. Ito at ito. Yan. So, dito mo siya i-coconnect yung stand. Iro-rotate mo lang siya. Yan. Rotate. Yan. So, pwede mo na siyang magamit. Ganyan. See? Pero di na siya ma-extend, guys. Ganito lang siya kalait. Ganito lang siya kalaki. Di mo na siya pwedeng ma-extend. So, let's put the phone. Kasi ito-turn on natin siya. Huwag mo siyang i-turn on pag walang phone. Kasi bawal na bawal. Bawal na bawal. Kailangan niya ng bigat dito sa phone stand. So, you just need to, paano siya ilagay, guys? You just need to, hindi siya balance, guys. Oh. Kita nyo? Hindi siya balance. So, lang siya inip. Yan. So, wait lang. So, you just need to open this one at ilagay mo yung phone kasi may lagayan siya, guys. Oh, yun. Yan. Diyan. Kailangan nasa center siya. And, okay, so let's start. Where to turn on? Ito-turn on mo siya dito sa red button. Dito. Ito-turn on mo siya dyan. Oh, wait. Oh, okay. So, it means, nag-click siya ng blue, so it means hindi siya balance. It's not balance, so we need to do it again. So, yan guys. It's already balanced. Makikita mo siya pag balanced na siya kasi mag-green color, green yan siya. The blue one is, it means battery niya. Pag red na yan siya or ano, it means low watt na yan siya. Kailangan mo siyang i-charge. So, yan ang green one is meaning balanced na yung dito niya. So, this one, circle, i-rotate yan ang rotation. You need to put up kung gusto mong i-down. And you need to press down kung gusto mo siyang i-up. So, ganyan siya, guys. You see? Yan. So, ganyan siya. And if you want to, yung sa side, ganyan. It's like vice versa. Kung dito mo siya ipapress,
rotate siya ng ganyan. Pag dito mo siya ito sa side, kasi you need to go on a side, ganyan. Dito siya sa kabilang side naman. So, pasensya na medyo madumi yung screen natin sa phone, guys. Ano? And, yeah, there are three modes. May tatlong mode ito. So, first mode. So, first mode, if you can see, you can rotate the, like that. Balance na balance siya. That's the first mode. And the second mode, kahit anong rotate mo, nagme-maintain siya. Kahit anong galaw ng stabilizer, nagme-maintain siya yung camera sa isang point lang. Sa isang doon lang banda. Kasi yung camera ko, dito ko siya na-press. So, di mo talaga siya maro-rotate, guys. Kahit anong rotate mo. So, doon lang yun siya. So, tapos third mode, yan. Ganun siya. Magro-rotate siya from here, here, and here. Tatlo yung rotation niya. Dito, dito, at saka dito. So, yan. So, yung una, guys, yung rotation niya is parang dito lang ata, at saka dito. Dito, at saka ano ba talaga? Dito, at saka dito. So, yung third, dito, dito, at saka dito yung rotation niya. So, if you can see, guys, kahit ano, masusunod siya sa galaw mo. Yan. So, that's it, guys. This one, meron siyang application. Kailangan niyo siyang i-upload. What kind of application is that? You need to wait lang, guys, na meron siyang application. Gimbal Pro. Kailangan mong i-download sa Play Store yung Gimbal Pro para makonnect mo siya kasi meron siya ditong automatic pag makonnect mo na yung what you call that? Yung application. Gamitin mo yung app during mag-make ka ng video kasi meron siyang automatic na zoom at saka meron siyang automatic na zoom out siya dito. Konektado mo siya by Bluetooth, guys. And also, ito yung picture automatic na siya. Ganun, magti-take ka ng picture. So, ganyan. It's automatic already. And this one, guys, the second one in here, this is for the, ito yung sa charging. Yan. And this one is sa USB. USB or something. I don't know. But it's a USB size. Yan. At dito yung sa charging niya. Dito sa maliit na cable na to. So, pwede mo siguro siyang iwan ko. Pwede mo siguro siyang i-connect. I don't know where. This one. Kasi di ko pa siya nagamit ito. Ito lang yung nagamit ko, guys. Itong sa charging. So, as I can see in here, meron siyang parang butas pa ito. Parang dito ata yan siya, guys, oh. Ganon. Dito. So, di ko siya ginamit. So, ito siya, guys. Ito yung gimbal 3-axis. Ano ba yun? Gimbal 3-axis handheld for smartphone. So, ito yun siya, guys. iOS ready. Na yan siya, iOS ready. So, ang nakalagay dito, guys, is horizontal and portrait mode. Horizontal and portrait mode. So, pwede mo siyang, so, pataas. Pwede siyang sa pataas, ganon. At pwede din siyang pa-wide. And, panorama. Pwede siyang panorama. Face tracking. Nakaka-face tracking siya, guys. Actually, di ko siya ma-connect kasi sa application kasi yung phone ko medyo nagka-problema talaga itong phone ko. So, di siya kumukonnect sa application na dinownload ko. So, pero sa asawa ko, yung pag-connect niya, nakaka-face tracking talaga siya, guys. As in, sumusunod siya kung saan yung mukha mo. Sumusunod din yung camera. So, maganda talaga siya, guys. And adjustable arm, na-adjust mo yung dito at saka dito. Time lapse. 12 hours runtime. You see? 12 hours. 12 hour. Matagal talaga siya, guys. Pero sa akin kasi, 6-8 hours lang yung ano. Siguro, depende siya sa paggamit, pero, or sa pag-charge. Pero, nakakatagal siya ng 12 hours.
So, bili na kayo. Bili na kayo ng ito, guys. Manual zooming real-time charging. So, ganun siya, guys. Ito yan. Binasa ko lang siya. So, yan siya, guys. You can... Ano kasi, meron kasing different brand. I don't know what kind of brand is this. Pero ito lang yung nasa box. Merong daming klase nito. Madaming klase yan siya. Depende. Depende din yung price sa klase. So, ito, binili ko siya for 4K plus. So, yan siya, guys. So, itetest natin siya ngayon kung paano sa cellphone na to. Kasi ito guys, medyo ano yung camera nito. So, ito yung gagamitin ko. At check natin siya. Actually, ma-check mo siya. Just check my past video, yung mga past vlog ko. At pinaka-past vlog ko kung saan wala akong ganito at meron akong ganito. So, makukumpare mo talaga siya. Ang napakagandang niya, soft siya. Pero ngayon, nagsisisi ako na di ko siya iningatan kasi nga natumba to siya, very sensitive. Yun lang talaga ang disadvantage niya, guys. Very sensitive, kailangan mo siyang ingatan. Sa maraming tao, bawal siyang masagi. So, kailangan mo siyang, kung maraming tao, wag mo na lang sigurong gamitin para di siya masagi. Katulad ng maraming mga bata, naglalaro, mga maraming tao, siksikan, ganun. Wag mo siyang gamitin kasi napaka-sensitive niya. At, ano pa ba? Yun lang yung disadvantage niya, guys. Pero, at saka yung medyo mabigat siya sa kamay. Pero, if you want really to vlog and gagamit ka ng cellphone, you better buy this one. So, meron naman sigurong iba na hindi masyadong mabigat. Yung mga mini-mini, mga maliliit na gimbal. So, pwede mo yun bilhin. Kasi, nakakita ako sa isang YouTuber din. Maliit yung gimbal niya at napakaganda din nun. So, ito yung sa akin, guys, yung 3-axis gimbal. So, let's check it now and try how it looks like. With or without gimbal. Guys, maglalakad ako. Wala itong gimbal. Handheld lang ito. Kasi yung phone ko, wala pa talaga siyang stabilizer mismo sa phone. So, ganyan ako, guys. Papakita ko sa inyo. Yan. Ito yung walang gimbal. Guys, ito yung with gimbal. Ito yun siyang, So, see, makikita mo gaano ka smooth yung takbo ng camera. So, yan. Pwede mo siyang... Kung maglalakad ka, guys, napaka-smooth talaga ng camera. So, ibang-iba talaga siya, gimbal or with gimbal, guys. So that's all, guys. Kayo na ang bahalang mag-compare sa dalawa. Kung ano ang much better. Pero para sa akin, much better talaga itong with gimbal, guys. So, nakikita nyo naman kung gaano kaganda ang ating video pag may gimbal siya. Gaano siya ka-smooth. So, if you are vlogging and using cellphone, try to buy gimbal. So, nakakatulong talaga yan siya sa inyo, guys. So, yan. Dito ko lang itatapos ang aking vlog. Maraming salamat. Vlog review. Maraming salamat. And please, kung bago kayo sa aking channel, huwag nyo kalimutan i-click ang subscribe and also please don't forget to like my video, guys. Thank you so much for watching. God bless us all. Bye bye.